everyone! Welcome to my channel. I'm Mrs. Buds, your learning mama. In today's video, I'm gonna share with you my reviews on the different baby products that I'm using for my baby from one particular baby brand that I trust the most, and that is... Tinybuds! Based on the Tinybuds story in their website, they said that their products are natural, safe, and gentle on baby, and all of them are made with love. Every child is a tiny bud that needs love and nurturing to grow, and their goal is to help parents care for their precious babies by providing only natural baby products without harsh chemicals, any artificial preservatives, and unnecessary additives. So that is why I use and trust this brand. I really look into the contents of the products that I'm using for my son. Before pa ako manganak, dahan-dahan na ako nag-collect ng mga Tinybuds product. Before ako bumili, I make sure that I've read the reviews, I've read the contents, yung mga ingredients yan. Nakikita naman yan dun sa website nila, and yung mga use ng bawat product. So, video is not a haul or the unboxing. Most of this talaga ay reviews kasi gamit na gamit ko yung mga products nila. Ito. Ito, kinategorize ko na yan. So, can you see this basket, laundry basket? So, ito yung mga products, baby buds, tiny buds na ginagamit ko. Ganito kadami. Ayan. So, meron pa dito yung mga tiny remedies. But, I'm gonna give a review per category and per product. Okay, unahin ko na tong i-review itong mga nasa basket. And by the way, this is not a in any way sponsored. Oh, I wish, diba? But no, this isn't a sponsored post. This is my honest review on the product. And as I always say in my vlog, I just hope that every video and every content that I make will really help moms. And that is why I decided to make this review so that other moms will know and be informed as well of this particular brand and how they can help them in their day-to-day living and how it can help them in raising their babies. So, first off is the laundry wash. 20 weeks pregnant ako, namili na kami ng mga damit ni baby. And then, pagka 30 weeks, I already bought yung mga laundry essentials kasi magpe-prepare na ako ng aming go bag or ng hospital bag. So, I bought these two. Yan, di ba? Pagtagi ilang liter. Tago 1.5 liter pero ang gaan-gaan na, no? Kasi wala na siya masyadong laman. But, I already bought yung mga nakalito. Yung mga refill na lang. So, anahit itong Tinybuds Natural Newborn Laundry Wash for babies. Sabi dito, it is lovingly made from coconut. I love coconut products. Lalo na yung mga BCO. So, it is biodegradable and leaves no chemical residue on clothes that may harm delicate newborn skin. So, aside from its organic and it's good for the baby, it's also good for the environment. So, ang promise nila, there will be no more rashes. It removes stains and foul odors. 100% safe, free from SLS, parabens, and fillers. Gentle on mommy's hands, not tested on animals, and earth-friendly. And that is why I really love this product. No more rashes. Hindi talaga nagkaroon ng rashes ang baby ko ever since. Kasi yung mga first clothes niya, yung pre-wash nun, ito yung gamit ko. And ang bango nito, never nangamoy yung mga damit niya kahit hindi masyadong maarawan. Okay siya sa hands. It's smooth sa hands. And sabi ko nga, it's pro-environment, not tested on animals, and very, very earth-friendly. So, ayan. 1.5 liters. This one, nagamit ko for 3 months. Aside from this laundry wash na liquid, I also have this one, yung laundry powder. Same lang siya ng amoy, and same lang din siya ng contents. Coconut-based din siya, naturally biodegradable din, gentle on babies. It's recommended to use for cloth diapers, baby's clothing, white and colored laundry, bedsheets and pillowcases, and garments for other family members with sensitive skin. So, promise talaga nila is no more rashes. So, ito rin, parang 3 months ko din nata siyang nagamit. And, pwede ka, may option to na pwede kang bumili ng boxless. So, ganito yun pag binili mo ng boxless.
So yeah, guaranteed safe and natural, mild formula, and for gentle care. So pang baby sensitive skin. Next, yung fabric softener. Ayan. Ito yung fabric softener niya. And 1.5 liter din yung isang ganito. Tapos, same lang. No more rashes. Color safe. Soft and fluffy. Soft to the touch. Baby safe. Not tested on animals. And earth friendly. And that is why I super love this. Kasi super mabango siya. But I don't use it sa cloth diaper. So, for cloth diapering mommies, do not ever use fabric softeners. I just hope, no, na magkaroon din si Tinybuds ng mga outlets or filling stations para ito na lang yung dalo namin. There's this brands naman na who offers that. I will not mention the brands na lang. But yeah, I hope Tinybuds one day you'll have para pupunta na lang kami doon. Okay, sa laundry, last na product is this. Sobrang love ko tong product na to. Laundry Stain Remover. Gamit na gamit to, lalo na sa mga lampen and cloth diaper ni baby. So, Tinybuds, kita nyo ba? Ayan. Tinybuds Natural Laundry Stain Remover is perfect for stains and spills and safe for baby sensitive skin. So, di ba, hindi ka gagamit ng mga, yung ibang mga stain removers kasi like, basta mga bleach, di ba, sobrang harmful dun sa skinny baby and don't ever use that. But this one is a safer baby skin and made of natural ingredients. So, I'm gonna show you kung paano siya magtanggal ng stains, okay? Yan. Okay. So, ito, matagal na to, hot choco to sa bag ko nagtapon sa aking bayong. Ayan. Just spray it. Tapos, leave it. Ayan, makita nyo, nawawala. Ayan. Eventually, nawawala na siya. Okay, matagal na tong stain na to. So, ayan. Ang bilis niyang mawala. Leave it lang to 20 to 30 minutes or overnight for softer stains. So, ayan. Nagbabrighten na yung color nitong hot choco spill sa aking bag. So, diba? Sobrang okay niyan. I'm using it hindi lang for our babies, clothes, but also sa mga bed sheets na may mga stains and other things that pwedeng magkaroon ng contact kay baby at yung mga hard to remove stains. So, sobrang useful nito. Ang hope ko lang is because every time, siguro mga nakatatlong ata na, sa 3 months na si baby, nakakatatlong ganito na ako or 4 na yata. And I just hope meron din silang yung mga tagwa 1.5 liters na ganito. Tapos, eto, container na lang para malipat na lang siya. Tapos, spray. I just hope Tinybuds, diba? Sana meron kayong bigger stain remover. So, this is also bleach. This is bleach free, sabi nila. Okay, for top stains and spills. So, 200 ml lang kasi siya. So, sana may 1.5 ml. Yun lang naman, Tinybuds. It doesn't smell bad at all. Okay, next. Tapos na ako sa mga pang laundry. Another one that I also love the most from Tinybuds is this. The Natural Nursery Cleaner. So, ito, safely clean baby's room, toys, and more. So, yeah. It keeps baby safe as they crawl, grab, and explore. Effective in removing dirt and bacteria. 100% safe. No SLS, no parabens, no toxins. Gentle, will not irritate the eyes, nose, and skin. Earth-friendly, not tested on animals. So, ano yung mga ingredients niya? Water, ethanol, citric acid, cocamidopropyl betaine, cocoa fatty alcohol sulfate, coconut base, gentle fragrance, sodium benzoate, or the salts. So, non-toxic solution siya na panglinis. So, hindi ako gumagamit ng mga chemical, sobrang mataas na chemicals na panglinis dito sa room. Ito lang yung ginagamit ko, panglinis talaga ng surroundings, ng bed na spill or yung sahig. Kasi pag nagpupunas ako ng mga surface areas ng toys niya, okay, ito lang yung ginagamit ko. Kaya medyo ilang liters pa to? 600 ml. Ayan, mga nakaka
1/4 na ako ng gamit in 3 months. Kasi madami naman na ito, pupunas mo na lang. However, if you're gonna use this, meron siyang smell, okay? Maasim talaga yung amoy niya. But sabi ko nga, meron kasi siyang ethanol and citric acid. Kaya medyo maasim siya. Panlinis naman to. So don't expect na yung smell nito ay kagaya ng smell ng mga panglaba. Because this one is medyo maasim yung smell. But okay lang because it really shows nga naman na panglinis siya because of the ethanol. So maybe it's because of the ethanol. So just spray it 5 to 7 inches away from the surface and then wipe with clean cloth. So pwede siyang pang cribs, pang toys, pang floors, car seats, high chairs, play mats, spotty toilets, changing tables, furniture, rubbers, glass, and other painted surfaces. So yan, maganda tong product na to na panglinis dahil na kay baby. Di ba yung iba, timing chemicals, tapos maalwala lang hapyo ni baby or mahahawakan niya. Tapos si baby ko ay nagbabite na ng, ay nagsasock lagi ng kanyang fingers. So, this one, I highly recommend this. Next one, tapos na ako sa panglaba, panglinis. Doon na ako sa another cleaning essential din, panglinis ng bottle. Share ko na ito dun sa isa kong vlog, yung breastfeeding essentials for working moms, because this quick spray baby bottle cleaner, you can use it on the go or if you are traveling most of the time or pag may mga lakad kayo ni baby, mabilis mo siyang magamit kasi hindi niya kailangan ng brush. You just spray it and then shake, lagay mo ng water, then shake mo lang and then rinse and then dry na. Okay, so this one, it rinses milk residue with water. It smells good actually. It smells apple. Yeah, I think it's also apple. Like this one, yung baby bottle wash niya kasi this is made with apple and aloe vera. So really, really, and it really, really smells good and effective in cleaning breast milk residues. Pareho sila. It removes stains and foul odors. 100% safe. Gentle on mommy's hands. Okay yung consistency talaga nito. Not tested on animals. And ayan, easy to use din siya. Paubos na nga siya eh. And food safe ingredients din siya. So pwede siya gamitin pang wash ng vegetables and ng fruits. I like really the smell of this one. Pag naghuhugas ako ng bottles ni baby, itong dalawa, I really love their smell kasi it smells apple. So, yan. And the partner of this two, ito no need for brush, but for pag dito lang sa bahay, I'm using this silicone brush. 2-in-1 to from Tinybuds to pareho. Yung meron dyang hole, tapos ito, pang linis naman to ng nakita niyo ba? Ayan, panglinis naman to ng chupon. Okay, ng nipples or ng teats. So, this one. Ayan. Silicone kasi mas okay siya. Hindi masisira agad yung mga bottles. Lalo na yung mga made of plastics. Ayan. So, those are just the cleaning materials that I have. Pang laba ng damit, panglinis ng play area or ng toys and ng mga bottles niya. Now, let's go to another product line, their Tinybud remedies. So, unahin na natin tong okay. Natch diaper changing spray. So, ginagamit lang namin to kapag nasa labas kami, which happens every week kapag may treatment si baby sa hospital for quick and easy diaper changes because there's no need to rinse. Ito, lovingly made with natural ingredients that make diaper changing stress-free. Just spray before wiping. So, 5 inches away, spray straight on baby's skin and wipe or clean. So, ginagamit ko dito kapag nasa labas kami is to just spray this kapag nag-number 2 si baby tapos pupunas ako na siya ng lampen. Yun lang, no need to rinse. So, sobrang okay siya. And it also smells good. Okay, this is made of water, organic food grade, aloe vera, chamomile, calendula, and sodium benzoate. Kaya pala it smells good because it's made of chamomile and aloe vera. So, food grade din siya. So, okay lang yan. So, this one, gamit na gamit ko to kapag lumalabas kami. But, I'm not sure if regular siya kasi laging special offer lang to ng Tinybuds.
I'm not sure, ha? Yeah, isa pa lang yung nagagamit ko. Siya kapag lumalabas kami. So, marami pa siyang laman. This is 120 ml. Siguro, wala pang 1/8 yung nagagamit namin. This one, almost partner to palagi. Pag, promoto ni Tinybuds, lagi na itong magkasama. Because after you spray this one, you use your wipes. However, because we are raising a sustainable and a low impact child to the environment, we don't really use wipes. Kaya lang ako meron nito kasi ginagamit namin siya kapag nag-treatment si baby. Sinisemento kasi yung paa ni baby. Tapos yung mga residue ng semento, kailangan punasan ng wipes. So, kaya ako bumili nito. Ito yung second wipes na ginamit ko. Yung una, from a different brand. And talaga nag-react yung skin ni baby. Ang kiniklaim pa naman ng brand na yun is natural and for sensitive skin. But nag-react yung skin ni baby. So, I go back to Tinybuds. So, hindi kasi ako bumibili talaga mostly sa malls. Bumibili lang ako online. So, eto. Yan. Nag-order ako. Pagkakita ko nag-react yung skin ni baby noon, X na agad. Bili ako agad ng Tinybuds. So, I tried this one. This is gentle baby wipes. And again, may baby naturals, safer hands, face, and bum. Hindi ko siya masyadong ginagamit sa bum kasi nga, I only use it pang linis ng paa niya pag sinisimento yung paa niya. But, yan. Each sheet can be used for messes and steel. Mild and gentle formula, no harsh chemical, alcohol-free, free from parabens and SLS, safe for babies, delicate skin, safe for face, and hands. One of the reasons why we don't use wet wipes for our baby is because it is not biodegradable and compostable. So, yun lang. Kung may compostable lang sana, diba, Tinybuds, we will go for that. But for now, we're using water lang talaga to clean baby's bum. But yes, for this too, I can retest na okay siya sa skin ni baby. Yeah. Next, another Tinybuds remedy na this one. Tiny Remedies Baby Medicine Fever. So, ayan. Silicone siya and FDA approved, eco-friendly, biodegradable, 100% recyclable, and non-toxic. I haven't used this one, but just in case lang to, na baby needs to be given a medicine. So, ito yung magagamit ko kasi nga, hindi siya dropper. Pacifier yung parang dulo niya. Okay, parang siyang nipples. So, yan. Designed for baby's maximum comfort and safety. Bacteria-resistant, eco-friendly, silicone, 100% PPA. Measured syringe. Yan. May measurement na yung syringe niya for exact dosage. And, yan. Helps reduce the risk of choking and reduces baby's discomfort. So, that's why bumili na ako agad kasi hindi naman din alam kung kailan magkakasakit si baby or kailan niya kakailanganin ng medicine. That's why I already have this one. And, grabbing innovation to, Tinybuds. Ang ganda. Next, ito. Gamit na gamit ko to. Ito ang aspirator nila. Ayan, wala na yung box. Gamit ko siya, lalo na kapag after maligo ni baby, panglinis ng nose niya. Next one, wala na rin yung box, but can you see it? Ayan, the nail cutter, Tiny Remedies nail cutter. I tried using yung mga file, but this one works better. So, yun. And it is safe. Hindi naman dumugo na sugatan yung kamay ni, or yung mga fingers ni baby. Next, hindi ko rin masyadong ginagamit pa to, but I already have just in case. Hindi ko siya ginagamit sa loob ng ears niya. Yung sa labas lang pag mayroong mga dumi-dumi or kung saan man na kailangan ng cotton buds. So, Tinybuds Baby Cotton Buds, spiral and round, dual tip, 100% natural cotton, and eco-friendly because of paper stems. Yan. So, kung kailangan lang naman. So, kita niyo, wala pa masyado yung bawat. Ito yung latest kong binili for my baby. The Sleepy Time Natural Baby Massage Oil. Lovingly made with a calming blend of lavender and chamomile. So, it really, really smells, lavender. And each ingredient is specially selected to nourish baby's delicate skin. So,
pair the oil with a gentle infant massage. I only put this one kapag night kasi di ba pinapractice ko na yung sleep routine ni baby. So, ito nilalagay ko siya. Part siya ng routine namin kapag gabi, yung mamassage yung chest niya and yung back niya. So, perfect for baby massage. Use before naps and bedtime. Calming talaga yung scent. Minsan ako yung nakakatulog agad dahil sa amoy niya. 100% no harsh chemicals. Easy blends into skin. Ang ingredients niya lang ay tatlo. Sunflower oil, lavender oil, and chamomile oil. So, 50 ml lang to. And, I think, naka 1/4 na yata ako. Saglit ko pa lang to nabili. Pero 100 plus lang to. Yan. So, eto siya. Yan. This is, ayan siya. Isispray mo lang yan. And, rub mo yung hands mo para medyo mainit pa. Tapos, i-massage mo na kay baby sa chest niya and sa back niya. And yala, meron ka ng tulog ng anak. So, that's it. I think these are all the products from Tinybuds that I use and I can highly recommend for other babies out there and for other mommies to consider buying. I just hope that every time you would buy products for your baby, you would always read the ingredients and yung contents and kung para saan yun. Para safe si baby. Yung mga Tinybuds product pala na pinag-iipunan ko or pinag-aaralan ko ngayon is yung different lines of oil nila. Tapos yung powder, hindi pa kasi ako ina-approve ng pedya ko na bumili ng powder, but they have this rice powder. I'm considering that. Papalam ko lang sa pedya ni baby. And yung pinag-iipunan ko talaga yung garden nila where you can dry the bottles after cleaning. So, I'm really considering that and I'm saving up for that. Diba? Hindi kasi ako agad-agad bumibili lang. I have this budget when, well, I'm gonna make a series on the budgeting side din ng pagiging mama. But, yes, I'm putting up a budget for that one. I think it costs 500 to 600 or mag-aabang muna ako din ng sale. So, yun, I'm saving up for that. Ano pa ba yung mga products nila na meron? The teething one, yung pang chewing and teether. Yeah, meron sila. Yung mga panglinis. After bites. I'm gonna buy that one. Yung after bites kapag may mga mosquito bites. Ayun, yun lang yung mga other products ni Tinybuds that I am considering. So, ayan. Plus si Tuiga, yung giraffe. I'm considering buying one then for my baby. So, yeah, that's it. I'm gonna give a review siguro ulit kapag nakabili ako ng mga bago Tinybuds products. Always choose natural, always choose organic, and always find products that are not only safe for your baby, but also safe for the environment. So, this video is a prelude to my incoming series about raising a sustainable child, making a low impact to the environment, by using several products that are safe, practical, and all natural. Watch out for that series. I hope you learned from this vlog. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. And if you like this video, please do give it a thumbs up. Follow me on Instagram at The Learning Mama. Thank you very much. I'll see you on Tuesday for the last installment on my series, Going Back to Work After Maternity Leave. Bye! Thank you for watching.